since ako lang pong kakain yan, ganyan lang po ang sabaw niya. Ayan. So, takpan na po natin at mamaya pwede na po siyang kainin. Sawa na ba kayo sa mga pagkain, kapsa, biryani, saluna? Merong solusyon dyan. Ganito, pag pinapayagan kayo ng mga amo nyo na magluto, magluto kayo. Magluto kayo ng mga lutong Pinoy. Since ako dito pinayagan magluto, kaya magluto ako ng sinabawang gulay o yung tinatawag namin mga Ilocanong Day! Eh, since hindi ako pwedeng magluto na may pag-uo kasi na so gagamit tayo na ito long cubes para magkaroon ng kontina sa iyong luto. So, ang lutoin ko po ay isang gulay at sasawagan ko siya na So, ayan po yung mga kakailangan natin. Yan ay ang sibuyas o sa Arabic ay basal. Yan naman ang kamatis o tinatawag nilang tumat. At tcharan! Kusa. Ito yung gulay na tinatawag nilang kusa. Ang itsura po niya ay parang upo, pero yung bulaklak po niya ay parang bulaklak ng kalabasa, kaya hindi ko po alam kung parang upo na kalabasa. So, yan lang pong kakailanganan natin, oh. Tcharan! At syempre, ang tuna at ang pampalasa. Oh, di ba gusto nyo? At syempre, konting mantika na din. So, tara guys, samahan nyo akong magluto ng gulay, sinabawang gulay. So, ayan guys, painitin po natin konti ang ating kawali bago po natin ilagay ang mantika. So, ayan guys, lagyan natin siya ng konting mantika. Huwag masyadong marami guys, konti lang siya yan. Ayan. So, painitin lang po natin ng konti bago po natin ilagay ang sibuyas o basal. Ilalagay na po natin ang sibuyas. Ayan, halo-haloin po natin siya. Ayan. Ayan lang po natin siyang kumapit ang mantika. Excited na akong kumain. Miss kong kumain ng ano, may sabaw. Diba kasi yung ulam nila dito or yung soup nila. Ayan. So, buksan nyo rin po yung ano ha, exhaust fan kasi po alam nyo naman po ang amoy ng sibuyas. Ayan. Hinaan po natin konti yung apoy. Ayan, halo-haloin lang po. Then, after, sunod naman natin yung isang sahog. Ayan, lagay na po natin ang kamatis. Ayan, halo-haloin lang po natin siya. Pero wag naman pong ano, laging hinahalo. Hayaan yung kumapit yung mantika sa mga gulay.
kasi kaming mga Ilocano, mahilig po talaga kaming magluto ng mga sinabawan o yung tinatawag naming dinengdeng. Ayan. Ayan po siya. Then after that, sa mga ano po, kung gusto nyo pong isabay din yung ano, yung tuna, pwede nyo rin po siyang igisa kasama yung sibuyas sa kamatis. Pero yung iba naman po, pwedeng after nyo maluto lahat yung gulay, lalagay na lang nila sa ibabaw. So ako pong gagawin ko, lalagay ko po ang isasabay ko pong igisa yung tuna. Then takpan po natin siya saglit para kumapit yung ano, yung lasa ay yung mga ano nilagay nating kamatis sa kasibuyas sa tuna. Then after that, ilalagay na po natin ang kusa. Oh, ayan na po siya. Ayan na po. Then, ilagay na po natin ang gulay. Ayan. Kaso hindi na po siya fresh tong gulay, nakalagay po sa ano, fridge nila. Kumbaga, frosted siya. Ayan. So, ayan lang po natin saglit. Ang ano po, ang gulay po na ito eh medyo ano, matubig siya. So, nasa inyo po kung gusto niya ng sobrang masabaw, pwede niyo po siyang dagdagan ng tubig. Pero para sa akin po, dadagdagan ko lang siya ng konti kasi yung gulay na yan medyo matubig siya. Ayan, nakikita niyo naman po oh, nagtutubig na siya. Siya guys. So, ilagay na po natin ang nor. Ayan po, nilagay ko na po ang nor. Isa lang pong nilagay ko kasi maalat po yan eh. So, hayaan po natin siyang matunaw para kumapit po yung ano, lasa niya. Ayan. Pwede rin pong ano eh, half cook nyo lang po yung gulay, mas masarap. Kaso parang hindi na po siya ma-half cook nito kasi nanggaling po siya sa fridge eh. Kumbaga matigas, tapos nilabas ko naging ganyan na siya. Hindi na siya kasi siya fresh. Ayan. So, ang gagawin ko po, lalagyan ko lang po ng kunting tubig. Then, tapos na po. So, ayan guys, buhusan ko lang ng kunting tubig. Ayan. Siya, oh. Nasa inyo po kung gusto nyo pong damihan, lalo na po kung mahilig talaga kayo sa sabaw, pwede nyo po siyang damihan. Pero dahil, since ako lang pong kakain yan, ganyan lang po ang sabaw niya. Ayan. So, takpan na po natin at mamaya pwede na po siyang kainin. So, ayan guys. So, luto na siya. Ayan. Titikman po natin kung okay po yung alat niya or baka sobra. So, ayan, titikman po po ah, kung tama lang po yung alat niya o baka sobrang maalat po siya. Grabing sarap! Ayan! Pwede na po siyang ano, tanggalin sa lutuan at makain na tayo. Ayan na po siya. Ayan na po yung niluto natin. O diba, ang dali lang pong magluto. Akala ko siguro hindi pwedeng sabawan ang tuna. Pwede po yan. Depende po sa inyo. Sa inyo po kung gusto ng lutong gagawin nyo dyan. Since namin
Na-miss ko kasi yung mga sinabawang gulay. So yan po yung naisip ko. Tapos nakita ko kasi may gulay silang ganyan. Kaya sabi ko magluluto ako. So, yan guys. Tara, samahan nyo na akong kumain. Kain na tayo. So yan, kain na po tayo. Tikman na po natin yung ating lutong sinabawang gulay na tuna. With tuna. Talagang mga sabaw-sabaw. Marami kasi akong nakakain pag ano eh. Pag may sabaw. Mmm! Sarap! Sinabawang gulay with tuna. So, sa mga bago pa lang po na sisilip sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan click ang subscribe. At kung nagustuhan niyo po itong video na to, click like. At kung pwede rin po, share na rin po. At most of all, don't forget the button bell for more updates on my channel. So, again guys, sana meron kayong kunting natutunan para ma-explore niyo po yung pag-experiment ng pagluluto ng pagkain. Hindi po rason yung hindi po rason yung hindi ka marunong. Kaya mo yan. Basta maging creative ka lang, makakapag-create ka ng isang pagkain na malay mo ba lang araw, di ba, magte-trending siya, gagayain ng ibang tao, di ba? So, again guys, this is Ice Coffee 20. Bye!